Yan, so may mga pagbabago po tayo ngayon ano na nangyayari sa company kasi ay siyempre alam naman natin na every now and then ay may mga ina-upgrade po yung ating kumpanya ano kaya yun po yung isa pong update dito yun pong pag wala pong movement sa isang buwan yung ating account, halimbawa hindi po tayo nagki-claim ng loyalty points tapos wala pong ginagalaw doon, so magiging inactive po siya. So ngayon, para siya maging active uli ay kailangan natin magbayad ng 2 euro. Ano po? 2 euro para maging active siya uli. Pero kung wala pong 2 euro yung inyong account balance, ang gagamitin po diyan ay Bitcoin. So ipapakita po natin kung paano po mag-reactivate ng account pagka kayo po gusto niyo nang i-active uli ano yung inyong mga account. At tatandaan natin ano na in 1 month time na hindi po naging active po yung inyong account, so need na i-reactivate. Pero pag umabot na po ng 6 na buwan na wala pong movement, wala po kayong ginalaw sa inyong account, yun na po yung mati-terminate siya. Kaya sabihan din po natin yung mga team natin na ganun po yung bagong patakaran ngayon para po hindi sila magtaka na baka pagpasok nila dun sa kanilang account ay wala na pala silang babalikan. Ano? So dapat po ay sa mga leaders natin nandito ngayon, ano yung lalo yung may mga grupo na ay napakahalaga po na umatin tayo ng mga training na kagaya nito kasi dito po namin kayo ina-update. So ganito po yung magre-reactivate ng account para po makita ninyo kung paano po ano. So ito po yung account na hindi na po siya active. Kaya ang gagawin po natin dito po ay i-reactivate po natin yan. So kailangan po magbayad ng 2 euro. So titignan natin ano, step by step kung paano po siya i-reactivate. So pag may lumabas pong ganyan sa taas, yung nakikita niyo po sa taas na reactive account, ibig sabihin po ay wala po siyang activity ng 1 buwan. Walang ginalaw, kaya kailangan na po siyang i-reactive. Ano po? So, pupunta po tayo dito, read more. Yan. Kikita niyo po. So, para po natin ma-activate siya, kailangan po natin magbayad ng 20 business point o 2 euro. So, dito niyo makikita yung pay. Yan, pay. Kiklik pa natin yung pay na yan. Then, dahil po siya wala siyang account balance, so, kailangan natin magbayad through Bitcoin o pay with bank transfer. Pero usually po ay Bitcoin kasi yung bank transfer ay 3 bank lang po ang pwede diyan, yung Vietnam, Thailand at saka China Bank. So pag sa Pilipinas ay hindi pwede. So Bitcoin lang po yung option natin para po ma-activate po siya. So by now so yan po yung babayaran natin. 0.0001 Bitcoin. Pero pag babayaran natin ito sa Bitcoin na po, kasi nga po yan po yung pinakamababa sa Bitcoin, 5 euro po mahigit yan. So makikita po natin ngayon, ano, makikita natin kung magkano yung babayaran natin in euro. So ikakopy po natin ito, yung Bitcoin address na yan. Copy. Then pupunta po tayo dito sa Coinbase. Check natin kung kakasya yung ating pera sa Bitcoin kasi more than 5 euro lang siya. Titignan natin kung magkakasya siya. Binabasa. Wait lang ha. Binabasa pa. Kanina po yan, Sir Eddie? Akin po ito. Yung Coinbase po. Dito po babayaran, Ma'am Imelda. Ayan. Hindi po yung account po. Kay Ma'am Marie Agbon po. Tao po niya. Alam, di ba kayo sa akin ang dami ng walang ano?
Kaya po, ito po yung way paano po natin i-reactivate po yung ating account. So meron tayong 5.75, titignan natin ko cash siya kasi ang hinihingi po niya diyan ay more than 5 euro. Although ano lang po siya, although 2 euro lang po kasi nga po yung pinakamababa po na kailangan nating bilhin kay Bitcoin ay 0.001 kasi wala na pong susunod doon. So check natin kung magkakasya yung 5.75. Kaya medyo mas mapapamahal po talaga pag yung i-reactivate natin using Bitcoin. Ano po? So 0.0001. Kasya sa ano. From 2 euro, tignan nyo po ha, from 2 euro lang po sana yung babayaran natin kung may account balance tayo, sa Bitcoin po ay 5.66 euro times 2. Kasi nga po, ang pinakamababa sa Bitcoin po ay yung 0.0001. Ano po, yan po yung hinihingi niya ano, sa crowd one. So, ang babayaran natin ay 5.66. Tignan natin kung kasya itong ating 5.74. Kasya siya. Kasi kung hindi kasya, ay hihingan niya ng ano. Peace. Yan. Next. Preview send. Ayan. So, kasya. Kasya siya kasi ano eh. Kasi ay total. Titingnan natin kasi 5.83, di ba 5.75 lang kanina check natin. Hindi kasya ito. So hindi siya kasya. Ay kasya siya. Kasi hiningi na yung digits. Andayin lang po natin yung 7 steps yan. 709539. Sitting on 5.396. Done. So nakalagay po dyan, do not enough. Hindi po siya kasya kasi nga po 5.83 ang hinihingi. Kasi meron po siyang gas fee. So nga gawin natin ngayon, dahil kulang po siya, ay dadagdagan ko. Kukuha po ako sa aking Shiba. Ano? Para dagdagan po ito kasi kulang. Medyo mabusisi po ano. Kaya kailangan step by step po ninyo itong isusulat kasi makakalimutan niyo po ito. Naka-record po ito, sir. Naka-record. Yes, sir. Naka-record po. Okay, sige po. Salamat. Yan. So ngayon ang gagawin natin dito ay pupunta tayo kay Shiba para magdagdag ng Bitcoin. Ano po, Shiba. Kasi meron pa akong pera kay Shiba. Yan. Meron akong... Kukuha tayo kay Shiba na i-convert kay Bitcoin kasi kulang pa si Bitcoin. So kukuha tayo dito ng konti. Convert. So kukuha na lang po ako ng 6 euro kasi meron pa isa akong ipapalit. Meron pa. So dito, makikita nyo po dito. Yan, Shiba. Pero Simatic po yung naka-convert doon. So papalitan po natin yan ng Bitcoin. Simatic. Kasi Bitcoin po yung bibili natin.
Mag-take down not po kayo ha, medyo nakakalito ito, pero kailan natin matutunan. At huwag kayong mag-alala dahil ako po yung magtuturo sa inyo. So, Bitcoin. Yan. So, i-convert natin si Shiba kay Bitcoin. So, lalagyan ko siya ng 6 euro. Kasi dalawa kasi yan. Then, preview convert. Yan, convert now. Ganito din po mangyayari sa atin sa PIX token, ha? Kaya po paghandaan natin yung pagko-convert natin ng PIX token into Bitcoin, then Bitcoin into Euro or Bitcoin into Peso. So yan po yung mga susunod natin mga ituturo. Ano po? Para matuto tayong lahat. So nakita nyo po, meron akong 1174 sa loob ng Bitcoin. So babayaran na po natin ngayon. Kasi kasya na po siya. Yan. So, ang hinihingi po ng crowd 1 ay 0.0001. Yan. 5.68. Pero may gas fee kaya umabot ng 5.83. Eh, yung pera po natin kanina ay 5.75 lang. Kaya kulang. So, kailangan natin kumpletuhin. Yan. Then, pasok ulit natin dito yung email address. Ayan. Bitcoin address. Then, preview send. Yan, hindi po makikita kasi ay may mga part kasi na sikreto siya. So, yun, kasya na po siya. 5.78, so send now. Yan, another digit. 709-5396. So yung pong two-step verification na yan, yan po ay naka-link po yan sa ating cellphone doon sa Coinbase. Kung may Coinbase kayo, hiningi kasi yung cellphone number doon kasi doon po darating yung verification for security reason po yan. Then submit. Oh, yan. Okay na po. Yan. So mamaya, dapasyalan natin yung account kasi yan, deactivate nga siya. Kita niyo po ito. Mawawala po ito mamaya yung nakalagay po dito sa taas nito na reactivate. Reactivate, oo. Oh, na-activate na. Na-activate na agad. Bilis. Bilis naman. Tignan natin sa settings. Dito nyo rin makikita sa settings. Oh, hindi pa. Oh, hindi pa. Mamaya yan. Babalikan natin mamaya yan. Yan. Sa settings po yung makikita. Kung hindi nyo makikita sa unahan, nasa settings po yan. Pagpasok nyo ng settings, hindi nyo po makikita dyan yung kompleto kasi nga ay kailangan nyo pong i-reactivate. So, ganyan po yung lalabas sa settings, kaya settings ninyo. Ano? So, tingnan nyo ngayon yung mga matagal nang hindi nagbukas at ganito po makikita ninyo. At kung gusto nila na i-reactivate uli, magbabayad ng 2 euro. Pero tingnan nyo naman kung babayaran ng Bitcoin, magkano hiningi? 5 euro, 578 euro. Nag-times 2. Kasi wala siyang account balance na pambayad. Kung may account balance galing doon sa account balance niya yung 2 euro, okay lang yun. Pero kung wala, ay Bitcoin yung gagamitin natin. Kaya more than 5 euro yung mabayaran natin. Ano? So, naintindihan nyo na po ngayon, check nyo po mamaya para makita nyo po kung active pa. Kasi kung hindi na po active at yun ay plano nyong ituloy yung ating negosyo, kailan nyo pong i-reactivate po yung kanyang account. Ano po? So, ganun lang po yung ating pong gagawin. Ano? So, bago lang po ito. Kaya dapat po ay malaman natin kung ano yung mga nangyayari sa kumpanya. So kaya pinakita ko na sa inyo para doon sa may mga team na, may mga members na, ay masabi nyo rin sa kanila na kailangan po paminsan-minsan ay dadalawin din yung kanilang account para hindi po sila ma-disactivate. Yan. Yan po yung ating... Pero Sir Eddie, for clarification po,
Yes, ibig sabihin po, pag 6 months po na wala kahit pong, halimbawa po, walang invite, walang ano, ano po yun? Tapos pero nagki-claim naman po nakikinig ng mga mind though, ng ganun, ano po yun? Ano pong mangyari? Kasi marami po akong ganun. Kasi nga nakalagay doon sa ating update, basta nagki-claim siya ng loyalty points ay ano po yun, kasama po yun na active pa siya. Ah, okay. Active po yun. Pero, yun nga, pag inactive siya, may nakita kayong inactive sa loob, huwag nyo pong hayaan na 6 months na ganun, na inactive. Kasi, mati-terminate po yung account. Kaya yun po yung dapat masabi natin. Matagal-tagal naman yung 6 months na po yan na wala ka man lang ginawa sa account mo, di ba? So, ibig sabihin, yung 6 months na yun na wala kang ginawa sa account mo, pinabayaan mo na yun, di ba? Kasi tatandaan po natin, ang crowd one po ay negosyo po ito. Negosyo na kailangan din natin bantayan. Di ba? Pag tayo magtatayo ng sari-sari store, kailangan mong bantayan yung sari-sari store mo. Para kung may bibili, eh nandun ka na magbebenta. Eh paano kung wala ka dun sa negosyo mo? Eh paano yun? Kikita, di ba? O, may customer, tapos wala ka doon. O sino magbebenta sa kanya ng products? Kagaya rin ng crowd one. Kung wala ka doon sa loob ng account mo eh, meron pa lang nangangailangan ng ano, mag-activate ng mixer, magta-travel. Eh wala ka naman doon na magbebenta ng produkto. Eh paano ka kikita, 'di ba? So ganun din po dito, parehas lang din po sa traditional na negosyo. Na pag yung traditional negosyo, hindi mo babantayan, ay wala ring mangyayari. Wala kang benta. So ganun po 'yon, parehas lang dito. Kaya ito pong crowd one po kung siseryosohin po natin ito, ito po ay totoong negosyo, tunay na negosyo. Ay marami nang yumaman dito, ay marami nang nabago ang buhay, di ba? Kaso pag tutuunan mo ng pansin, magpo-focus ka. Paglalaanan mo ng oras. Kasi kung binabaliwala mo lang siya, ay huwag ka rin mag-expect na may mangyayari sa iyo. Kasi negosyo mo 'to eh. Kala mong alagaan. Tama ho? So, tama po, sir. Sir Eddie, naka-raisan po si Ma'am Adelpa. Ma'am Adelpa, okay po. Go ahead po. Wait lang po ah. Tanggalin muna natin yung share screen.